So yung tanong is kung practical ba? No, it's not, kasi hindi lahat nakakabili, hindi lahat nakaka-afford ng isang sakong bigas. So yun. Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So ngayon gusto kong sagutin yung questions ninyo, but for now, isa lang yung question na gusto kong sagutin muna for now, kasi I think mas yung tanong niya is kung paano makakatipid, and marami akong gusto kong i-share sa inyo about it. So napag-isipan ko na ito lang muna yung question at sasagutin ko ngayon. Okay, so yung question niya is all about pagtitipid, kung paano nga ba makakatipid. So ito yung question ni Queenie Reyes. Hi sa'yo, Miss Queenie Reyes. So yung tanong niya, ano ba yan? So yung tanong niya is, medyo mahaba yung sinulat niya, pero isasummarize ko na lang yung medyo importante rin talaga. So, do you think it is more or less expensive if you buy one sack of rice good for a month or two? So, yun, kinuha ko lang yun dun sa ano niya, pero medyo mahaba yung sinabi niya doon. But anyway, gusto kong sabihin, no, so yung sinasabi niya is makakatipid ba kung bibili ka ng isang sakong bigas, kung na magagamit mo for 1 month or two. So ang tanong dyan is, kung makakatipid ka ba kung bibili ka ng isang sakong bigas? The answer is yes, of course. Makakatipid ka naman talaga kung bibili ka ng isang sakong bigas. Kasi kung bibili ka ng kilo-kilo, fix talaga yung price nun. So ipaglagay natin 45 pesos. Yun talaga yung price. Unless kung bibili ka ng isang sakong bigas, makakalas ka na at least 100 pesos, kasi pwede mo siyang pwede kang tumawad ng kung bibili ka ng sako. So paglagay natin 1-1 yung ano, so pwede kang tumawad kung bibili ka dun sa talagang sa palengke. So makatawad ka dun. But ang tanong, practical ba siya? No, it's not. It's not practical for us dito sa atin sa Pilipinas. Hindi siya practical kasi hindi lahat ng tao dito sa Pilipinas, especially, kaya nga nag-vlog ako about it, kung paano makatipid, kasi marami akong nakikita ng mga tao talaga na syempre, hindi naman talaga afford talaga yung mga pang wholesale na pang ano, yung pang maramihan talaga. So, tingi-tingi talaga sila. So, yung tanong is kung practical ba? No, it's not, kasi hindi lahat nakakabili, hindi lahat nakaka-afford ng isang sakong bigas. So, yun. Siguro kung nakatira ka doon sa malayo, doon sa nakatira ka doon sa subdivision, so syempre malayo yung grocery store, so mas makakatipid na talaga kung bibili ka ng isang sakong bigas, kasi hindi ka na pabalik-balik, kasi syempre yung rice sa Pilipinas talaga, yun talaga yung daily talaga na kinakain natin, di ba? Yun yung pinaka-importante. But if kung dito ka nakatira sa like dito sa mga squatter areas, yung dito sa city lang, yung malapit ka lang dito sa atin, marami namang tindahan na pwede pagbilhan. So, kung sa akin, is kung mag-grocery ka, better, bumili ka na lang dun sa palengke na at least 5 kilos, 6 kilos, 10 kilos, ganun, kung ilan yun lang yung kaya mong bilhin. But, kasi kung dito ka na sa tindahan, medyo syempre, medyo mahal na siya. So, makakatipid ka pa rin naman kung bibili ka ng bigas sa palengke, di ba? So, yun. So, yun yung sagot ko sa tanong mo. It's not about kung ilang sako yung bibilin mo. It's about kung practical ba siya. Kung kaya ba nating i-afford bumili ng sako-sakong bigas. So, ayun. And also, bonus ko na ano, kasi kasama rin sa tanong niya kung sa mga oils, mga patis, ganun. So, kung sa nakikita niyo sa mga vlog ko, usually binibili ko talaga is yung malaking toyo, mga oil. So, my tip for you guys is,
siyempre, kung ano yung mga usually na everyday ginagamit natin, yun yung malakihan yung binibili mo. Kasi, like toyo, oil, ang suka, hindi ako masyado magamit yung suka talaga. Pero yun, toyo oil, and basta marami pang iba na pwede mong bilhin ng malalaki talaga. Kasi kung medyo before maliliit yung mga binibili ko nung hindi pa ako nagba-budget. Pero now gusto ko kasi yung hindi na ako pabibili sa mga tindahan, hindi na. So sorry sa mga nagtitinda kasi hindi sila nakaka-benefits dun sa aking pera kasi hindi talaga ako bumibili lang ako pag as in yung wala na talaga tapos hindi pa time na mag-grocery, yun, bumibili ako. Pero usually bumibili talaga ako ng sa grocery store lang talaga yung mga malaking toyo, suka. Tapos yun, mga oil is very important, so kailangan marami akong oil na bilhin. So nakikita niyo naman siguro yung sa aking haul na medyo malalaki talaga siya. So yun, makakatipid. So sa mga sabon, yun, importante na kasi syempre gumamit tayo ng sabon. So sa akin, nakikita niyo naman siguro sa powder. Yung sa powder na ginagamit ko na sabon is yung malaki talaga na powder. Kasi ayoko, yung isang ganun ko, yung isang powder na binibili ko is aabot yun ng isang buwan. Kasi, isang buwan talaga yun. Except lang dun sa Zonrox kasi syempre minsan nauubusan ako pero malaki yung binibili ko na Zonrox. So ayun, yun yung mga coffee, lahat ng mga kailangan namin talaga na araw-araw namin ginagamit, maramihan yung binibili ko. So dun ako nakaka-save. Yun. So yun, Miss Queenie Reyes, sana nasagot ko yung tanong. But don't worry kasi gusto niyo yung i-vlog ko about it, yung paano yung ano ko sa mga karne, mga chicken, mga fish. Sa ibang topic, i-ano ko yan. I-vlog ko din yan. I-share ko din yan sa inyo. But for now, gusto ko lang i-sagutin yung tanong mo. So, ngayon. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and leave comment below kung meron kayong mga ginagawa kagaya na sa amin. Kung ano yung mga ginagawa nyo para makatipid kayo sa pag-grocery. So, yun. And see you in my next video. Bye!